Ako, brand naman kami ka Buya YT Polos. Yow. Hi, good morning everyone! Purangkis is here! So, bumabalik tayo ngayon guys para sa ating pag-uusapan ngayon kung ano ang nagiging reaction ko doon sa isa sa mga contestant ng Rina ng Nanay sa Showtime. So, napakalungkot na parang nadidisregard yung mga anak at noon parang naapektuhan yung mga anak sa maling desisyon ng isang ina, no? Hindi siya mali na nagkaroon ka ng anak, pero mali kasi pinabayaan mo siya. Kumbaga, mali kasi binigay mo yung lahat ng full responsibility doon sa iyong mga matatandang magulang na. So guys, keep watching. Magbibigay tayo ng konting reaction doon para marami rin tayo ma-explore sa mga single mom dyan, lalong-lalo na katulad ko na single. So guys, keep watching and thank you so much for another vlog today. So keep watching guys! God bless you. Ano man yung nararamdaman mo ngayon. Alam kong lumulungo ka na. Kasi syempre, pag na dumating na yung panahon, talaga matauhan ka talaga. Lalong-lalo na, syempre, 100% talaga marami mag-wearing up. Kasi, alam mo naman, nanay mo na yung nagsabi sa'yo. So, sa iyong nanay, ba, nalulungkot ako kasi parang naapektuhan ka doon sa mga desisyon ng iyong anak. At alam kong na mahirap siyang gawin. Kasi dalawang bata yun. Girl, ito lang masasabi ko sa iyo. Madamot ka! Masama yung ugali mo, girl. Self-centered. Yun. Kasi dapat, girl, bago mo ginawa yun, bago mo pinasok yung panibagong relationship mo, dapat tinanong mo yung sarili mo, ano ba magiging sitwasyon ng mga anak ko para pagdating ng araw kapag nag-asawa ako ulit. Diba? Hindi mo iniisip yun. So, ito girl, the second tip. Okay. Pangalawa. Sa pagharap mo ba sa mga sa iyong buhay, tinanong mo ba yung sarili mo kapag nagiging freelancer ka, iniwanan mo yung anak mo, nag-i-aliw ka, nagiging freelancer ka, wala kang pakialam, pero hindi ka naman nakipagrelasyon ka lang, wala ka naman alam, pero walang direksyon yung buhay mo, diba? Nagiging madamot ka sa lahat ng mga plano. Hinayaan mo lang din yung mga anak mo. Ano na naman yung magiging reaction? Diba? Kumbaga, nawala ka. Kumbaga, iniwanan mo sa isang lugar yung anak mo, nandiyan rin na nanay mo. Pero ikaw pumunta ka sa isang lugar na nawala ng komunikasyon sa mga anak mo. Kumbaga, totally disconnect ka na. Diba? Tinanong mo ba yung sarili mo kung ano magiging sitwasyon din ng mga anak mo? Ano ang magiging sitwasyon ng mga anak mo? Ano ang magiging sa palagay mo 100% na makakain ng maayos? Diba? Yung pagmamahal, yung connection, yung pag-iintindi, wala na. Kasi nandun ka sa isang sitwasyon na ikaw lang talaga ang nakakaalam, ikaw lang yung nabubuhay. Iyon yung pinili mo. So, ito na girl, yung pangatlong tip na ibibigay ko sa iyo, ito girl. Ako, iniwanan ako ng asawa ko. 5 years old pa lang yung pangalan. Girl, 3 yung anak ko, 5 years old, 4 years old, saka 1 year old. Doon ako, kasi sabi ng asawa ko, hahanapin niya girl yung kanyang self, no? Nawala yung kanyang sarili, so hahanapin niya. Pero, alam ko naman, girl, na meron na talaga siyang rason kung bakit niya kanilang iniwan.
kasi marami akong napapansin na sa mga last 6 months namin pagsasama, marami na talaga akong napapansin. Minsan, napapansin ko, naglalak na siya ng cellphone niya. Tapos, ang pangalan ng babae is Badong, yung pala, Bernadette, yung mga ganon. So, may mga plano na talaga siya. So, nung sinabi niya sa akin na aalis siya at hahanapin niya yung sarili, hindi yung totoo, hindi yung totoo, napakasakit, diba? Iiwanan ako ng 3 baby, yung 3 anak. Na hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Nising kong duling, wala siyang iniwan sa akin. Pero girl, napaka-blessing, napaka-swerte. Kasi buhay din yung aking mga magulang katulad mo na maiiwanan din yung mga anak. Pero ang ginawa ko, girl, sa 3 rason na ibibigay ko sa'yo, tinanong ko yung sarili ko. Kung gagawa ako ng isang bagay o gagawa ako ng isang kasagutan sa sarili ko na iiwan ko yung mga anak ko, pero maghahanap buhay ako. Diba? Ngayon ang yung nangyayari sa atin, huwag na natin habulin yung taong nag-iwan sa atin. Ito na, move on na tayo. So, lahat ng plano ko ay kasama yung mga lahat ng kakainin nila ay kakainin nila. Yun yung girl. So, at the end of the day, walang stress. Walang sama ng loob. Walang problema. Diba? Walang sama ng loob ng mga magulang. Kasi bakit? Binigay ko yung tama. Binigay ko yung tamang desisyon para sa kanya. Even though na nagkaalaga siya sa mga anak ko, pero lahat ng naman ng sahod ko ay napupunta naman sa pamilya ko at sa bahay. So ito na, girl, bibigyan kita ng the best testimony na kapag ikaw ay isang inana, hindi masama na makipag-relasyon ko. Hindi masama na maghanap ka ulit ng mga. Hindi masama na magkaroon ka ng parang. Pero girl, iisipin mo talaga. Ano ba ang magiging sitwasyon ng mga? Ano ba yung magiging resulta doon sa mga plano mo, sa mga choices mo sa mga? Diba? Hindi ba maabot mo ng mga? Hindi ba maabot mo ng mga magulang? Diba lahat? So dapat, ano yun eh? Tinanong mo yung sarili. Sabi nga naman, proud na proud ako sa mga parents, sa mga single narrative na ang ginawa talaga ay nakipag-concentrate or nag-focus sa kapakanan ng mga anak. Sabi nga nila naman, pwede naman yun makipag-relasyon. Kumbaga, hand-taught na. Pero, wag mo ilalagay yung isang sitwasyon, yung isang sarili, isang sarili mo sa isang cabinet na alam mong hindi ka na makakawala. Diba? Or, kung gusto mo man na kung talaga mag-aasawa ka, dapat merong kondisyon na ito ako, papasok ako sa relationship natin, pero 30% ng kikitain mo ay bibigay ko sa akin na. Diba? Siyempre, anak mo yun. Hindi mo yun pwede mo pababayaan. Kasi, unang-una, sa elementary, 50 pesos na yung allowance a day. Pag high school, is 100 pesos a day. Pag college, girl, aabot na siya ng 300 o 200 pesos allowance ka. So, paano mo mabigyan ng magandang kinabukasan? Paano mo mapaaral yung ng isang course o yung anak mo? Kung ikaw mismo ay lumong-lumong. So, kung ano man yung pinagdaanaanan mo, girl, kung talagang mabigat, girl, yung pakiramdam mo yun, naway na magkakaroon ka ng time na kausapin mo yung sarili mo at ilahad mo lahat ng mga bigat ng nararamdaman mo sa ating kanilang. Iiyak mo, girl, para magkaroon ka ng sarili magandang daan, no? Para malasap mo talaga yung totoong kaligayahan sa iyo. At
at kasama yung anak mo, kasama yung mga at I'm praying for you, girl, na nawaya. Huwag ka na mag-react, huwag ka magalit sa mga opinion na naririnig mo sa bilang because yun yung katotohanan, yun yung salamin ng mga. So, girl, yun lang, and God bless!